How to download and install MetaMask mobile app. In this video, makikita natin kung paano gamitin ang MetaMask na mobile app. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So ngayon, ipapakita natin kung paano i-download, i-install, and also mag-walkthrough na rin tayo sa loob ng MetaMask. Kung ano yung mga features na meron dito na pwede natin magamit sa mga games like sa Plants vs. Undead and other games pa. So first, ang gagawin natin is pupunta muna tayo sa website ng MetaMask. So, nandito na ako sa metamask.io and right here, pwede mo na agad ma-download yung MetaMask. So, pag sinap ko tong download now, may option dito na pwede ka mag-download depende sa device mo. Kung Android, pwede mo siyang i-download dito, piliin mo lang yung Android. Kung Apple device naman or iOS yung device nga, ito naman yung pipiliin mo, iOS. And for Chrome, of course, meron din yan. So, sa case ko, Android ang gamit kong phone ngayon. So, tap ko tong Android. And then from here, pwede ko nang i-tap tong install MetaMask for Android. And may redirect ako dito sa Google Play kung saan makikita ko rin ang developer ng MetaMask. Ito siya. Ngayon, ipakita ko lang very quickly sa iOS. Pag in-install ko itong MetaMask for iPhone, may redirect din tayo sa Google Play. Ang reason nito kasi nga is Android device yung gamit ko. Pero sa inyo, kung iOS devices nga yung gamit inyo, may redirect kayo sa Play Store kung saan from there pwede nyo na ma-download yung MetaMask. And also, sa Play Store mismo, dito, pwede mo siyang i-search right away. Ito siya, MetaMask. And then, yung developer niya is ConsenSys nga. So, pwede natin itong i-install from here kung nag-search ka sa Play Store directly. Reminder lang din na just in case na may makita kayong mga duplicate or kapareho ng MetaMask, make sure lang na yung tamang app yung dina-download ninyo. Ito yung developer niya, ConsenSys nga. And pwede nyo rin i-double check dun sa mismong website nila para directly maka-access kayo dun sa tamang app ng MetaMask for Android phones. So, from here, pwede na tayo mag-install. Tap ko tong install. And ito, installed na siya. Pwede ko na siyang i-open. And get started tayo. And meron tayong 3 options. Kung sakaling meron na kayong existing na MetaMask wallet, pwede nyo i-click tong or i-tap tong import using secret recovery phrase. Pwede rin kayong mag-sync with MetaMask extension or pwede mag-create ng new wallet. For this video, ang gagawin natin is mag-create tayo ng new wallet. And then mag-generate ka lang muna ng new password mo and then later on, pwede na ma-reveal yung secret phrase exclusive para sa'yo. So create lang ako ng bagong password. So, nakapag-generate na ako ng password. Yung sign in with biometrics, i-keep ko na lang siya as is para pwede ako mag-sign in gamit yung fingerprint ko. And then, check ko tong I understand na yung MetaMask is hindi ma-recover yung password para sa atin. So, dapat i-make sure natin na matatandaan natin yung password natin for this. And, tap ko na tong create password. So, creating wallet na. And, pwede nyong i-watch tong video na to. Nire-remind lang tayo about sa security recovery phrase. Hindi dapat natin ito mawala and dapat tayo mag-protect nito. So, pag na-access to ng ibang tao, pag nalaman to ng ibang tao, malalagay sa risk yung wallet mismo natin. So, tap ko tong start. And ito ulit yung reminder sa secret recovery phrase. Dapat itago natin siya. Okay na isulat siya sa papel and then make sure lang na hindi to makikita ng ibang tao. Or pwede siyang i-store sa bank, vault, sa safe, or sa multiple secret places. So, start tayo. And scan ko lang yung fingerprint ko para makapag-proceed. And ito na yung secret recovery phrase natin. Pag binio ko to, makikita natin yung secret recovery phrase natin. Make sure na tayo lang nakaka-access nito. Sa inyo ba yung time na pinapanood nyo to, naka-blur na to para confidential din yung secret recovery phrase ko nga. So, continue tayo. And dito, kailangan lang natin tong i-rearrange depende sa secret recovery phrase natin para makapag-proceed tayo. So, gawin ko lang siya isa-isa. So, na-rearrange ko na siya and then complete backup na tayo. So, ito na. May confirmation na nakapag-create na tayo ng wallet successfully. Kailangan nating i-keep talaga yung secret recovery phrase natin and dapat tayo lang nakakaalam nito. And dito rin, may reminder na yung MetaMask, hindi nila kayang i-recover yung wallet natin just in case na mawala man natin ito. Pwede natin makita yung secret recovery phrase natin sa settings and then sa security and privacy. So, pwede natin yung i-check later on. So, tap ko tong done. And then dito, basahin nyo ito fully bago kayo mag-proceed and i-click yung I agree na button. Sa akin, nabasa ko na siya. And proceed na tayo, I agree. So, ito na yung MetaMask wallet natin. Gamit natin yung cellphone natin. And clearly, pwede na natin ma-access yung MetaMask wallet. So, in this video, ang ginawa natin is nag-create tayo ng new wallet. Meron din kaming ginawang video on how to import your existing wallet kapag mag-download ka ng mobile app. Pwede mong i-click yan yung lahat ng tutorial videos for MetaMask Mobile nasa playlist at the end of this video. So, mag-quick tour lang tayo dito sa MetaMask wallet na mobile app. Almost the same naman siya sa web version. Sa pinakataas,
ito yung default na network. Sa MetaMask kasi, pumipili ng network kapag gumagawa ka ng transaction. So, tap natin to. By default, ito yung mga network na meron. Kung gusto mong mag-add ng additional network, pwede mong gawin yan sa settings na section. Sa akin, nakagawa na ako. Ito yung smart chain. Pwede ko siyang piliin. And from there, magpapalit na yung network sa taas. So, ibalik lang natin to sa Ethereum ulit. Ito yung main network. And ipapakita ko rin mamaya kung saan pwedeng mag-add ng new network. And also, dito sa bandang taas, andito yung option or yung feature na pwede kang mag-scan ng QR code. Close natin yan. Magagamit to kung sakaling gusto mong magpadala ng asset sa ibang tao and meron silang QR code, pwede mong i-scan yun. And also, dito sa kaliwa naman, merong 3 lines. Ito yung pinaka-menu. Makikita mo pa ibang mga features dito ng MetaMask. By default, meron tayong isang account. Ang name agad niya is account 1. Makikita mo agad yung balance mo and also yung few strings nung contract address mo. From here, pwede kang mag-send. I-enter mo lang dito yung address na pagkapasahan mo. And also, pwede ka rin mag-add ng funds. So, pag mag-add ng funds, ibibigay mo tong QR code mo dun sa magpapadala sa'yo or pwede mong i-copy tong contract address mo and yun yung ipapadala mo. May option ka rin na i-share to sa iba. Ito yung mga channels to share. And pwede ka rin mag-buy ng ETH dito. Ito yung information about that. Although hindi ko pa ito na-explore, possible sa ibang mga videos, explore natin to. Cancel muna natin. Balik tayo sa menu. So, that's for send and add ng funds. Now, dito sa bandang baba, may makikita tayong browser. Tap natin to. Dito sa loob ng MetaMask ng mobile app, pwede kang mag-search gamit nga yung browser nila. So, mag-search tayo dito. Let's say, gusto kong pumunta sa CoinGecko. Oops, CoinGecko. Search natin yan. And from here, pwede na natin ma-access yung CoinGecko na website. And pwede na rin tayo mag-search dito ng token na gusto natin. Let's say, gusto natin ng BUSD. Hanapin natin yung contract address niya. Pwede yan dito. And let's say gusto rin natin mag-search pa ng iba. Balik tayo. Punta tayo ng homepage. And try natin yung ibang NFT games. Let's say gusto natin pumunta sa Plant vs. Undead. So, ito yon. Tap natin yan. And ito na. Ito yung Plant vs. Undead na NFT game, yung URL nila. So, nakita na natin yung sa browser na feature niya. Hindi ka na kailangan lumabas. Although, pwede mo pa rin naman gamitin yung Google Chrome or yung default na browser mo sa phone mo. Meron ding option dito sa loob ng MetaMask Wallet na gamitin yung browser na nandito sa menu. Now, for wallet, ito yan. Nakita na agad natin. For transaction history, makikita rin natin yung mga transaction logs natin dito. And then, pwede mong i-share yung public address mo sa iba. Ito yung mga channels na pwedeng pag-sharean. And then, view on Etherscan. Since nasa Ethereum network tayo, Etherscan yung available. Now, palitan natin yung network natin, like Smart Chain. So, tap natin yung 3 lines. View on BSC scan. So, yung option na to, mag-adjust to or mag-change to, depende kung nasa ang network ka. And then, tap ulit natin yung 3 lines. Settings. Dito yung part na pwede ka nang mag-add ng network. Again, yung smart chain or yung Binance smart chain, hindi siya naka-add by default. So, in-add ko lang siya. And nagawa ko yon by tapping these networks and then add network. And then from here, pwede mo na tong fill up on, kompletuhin yung information para makapag-add ka ng network. And yung pag-add ng Binance smart chain network, nasa separate video yan, pwede nyong i-explore. So, balik tayo. Back ulit. And pag-usapan din natin very quick, iba pang part ng settings dito, like for general. Default currency na makikita mo rito is by US dollar. So, palitan natin to. Gawin natin tong, hanapin natin yung PHP. Ito, Philippine peso. And then, yung primary currency, nasa fiat siya. So, balik tayo dito. And sa wallet. Ito siya, naka-peso siya. Although zero yung laman, pero naka-peso sign na siya. Kanina, US dollar yan. So, balik tayo sa settings. Ibalik natin to sa US dollar. And yung primary currency is fiat. Ibig sabihin yung legit na currency. So, dollar sign ay nandito. Now, for settings ulit, for general, pwede mong palitan yung primary currency kung fiat ba or native. Sa native, mas makikita yung value kung ETH ba siya, BNB, or other cryptocurrencies. Pero kung fiat nga, ang makikita natin is yung accepted na currency ngayon like US dollar, Philippine peso. For current language, English siya, pwede mong palitan to ng iba. Merong Filipino na option. Search engine, DuckDuckGo, pwede natin to palitan to Google. Ito yung ginamit natin browser kanina. Hide tokens without balance, pwede natin itong i-on. Let's say may token tayo na in-add dun sa MetaMask natin, pero wala siyang laman, zero siya. Hindi siya magpapakita, pero i-as-is ko siya, i-off ko siya. Account identification, pwede ka magpalit ng mga icons dito. Balik tayo, security and privacy, andito yung recovery phrase mo. Now for advance, dito yung option na i-reset yung account. So, balik tayo. For contacts, let's say, nagpapadala ka ng assets sa ibang wallet, pwede mong i-save yung address na yon dito sa add contacts na option.
networks sa pag-usapan na natin to. And then for experimental, pwede mong i-view yung mga active wallet connect sessions. Although hindi ko pa to na-try personally, let us know kung gusto nyong i-explore natin to. Balik tayo. And about MetaMask, ito lang yung mga links to other resources, yung privacy policy, terms of use, and others here. So, napag-usapan natin yung menu. Dito sa pinaka-main naman, by default, account 1 meron tayo. Pag sinap natin tong account 1 or pag pin-rest and hold natin siya, pwede natin siya mapalitan. Let's say, gusto ko specific for Plant vs. Undead, PVU. Pwede ko yan gawin. So, pwede kayo mag-add ng new account dito. So, pag pin-rest and hold ko rin to, or itong icon ko pala, press and hold, ayan, pwede kang mag-create ng new account. So, pag sinap ko tong create new account, eto na, may account 2 na tayo. Let's say, gusto ko lumipat siyaan. Ito na, by default, ito siya. And then, kung gusto ko siyang i-rename, let's say, gusto ko siya sa Crypto Cars na game, pwede rin naman. So, binibase ko lang yung naming ko sa NFT game na existing na ginagamit ko ngayon. Pero, sa inyo, pwede namang iba, like, mas more on personal or mas creative pa na name, okay lang din yon. So, sa akin, balik ko to sa account, general na lang. General account na lang to. Let's say, ayokong gumawa. May mga tinatry akong games for generic purposes. Dito ko siya ilalagay. And then, andito yung address ko. Pag kinilight ko to, makakopy na siya. So, pwede ko na tong i-paste depende kung papadala ko tong contract address ko or kailangan ko to for other purposes. Meron ditong receive din, andito yung QR code, send, pwede rin, nakita na natin yung kanina. Meron din silang swap. Hindi pa natin to na-explore fully. Let us know din kung gusto nyong i-explore namin to. Cancel muna tayo. And ito na yung mga tokens na meron tayo. Pwede tayong mag-add ng token. I-explore natin yan in a separate video. And then, for NFTs, andito rin yan. So, ang ginawa lang natin ngayon is quick tour dito sa MetaMask na mobile app. Sa mga succeeding videos, i-explore pa natin yung iba't ibang mga features na meron dito, kung ano yung gamit niya. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button and i-click nyo na tong playlist sa baba for other tutorial videos about MetaMask Mobile. Let us know kung may iba kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online. And this is Lulu from InvestLibrary. See you sa next video. Bye-bye!